everyone, welcome back to my channel. It's me, Rika Lindy. So for today's video, we will be having another beauty vlog, and this one will be related to my top one video, which is the Coco Berry soap review. And here is the product. Ayan, kung hindi nyo pa napapanood yun, is ilalagay ko dyan, and ilalagay ko sa description box. So ito yung itsura ng soap na sinasabi ko. Yung previous video ko pala is ginamit ko siya in my body. So, yung review na yun ay sa body ko ginamit. So, ngayon, naisip ko naman is gamitin ko siya sa face naman. And yun yung gagawan ko ng review. And actually, ginamit ko rin pala siya sa my body ko before ko siya ginamit sa my face ko. But meron something na nangyari na hindi ko nagustuhan. But mamaya ko na yun sasabihin sa inyo. Before we continue, if you're new to my channel, welcome, and don't forget to subscribe into my channel and also like my videos, and you can also comment down below if you have any suggestions, and also you can click the notification bell so you will be notified whenever I upload or post any video. So now let's get into the product review, and ilalagay ko muna kayo dyan sa may baba. Ayan, so okay lang ba ako? Ayan. So now, here's the product that I showed you already. Ayan, papakita ko na lang ulit sa inyo. So this is the Jenna Essence Coco Berry Body Soap. So alam ko is meron ng ibang mga Coco Berry na brand. So ito yung Jenna Essence. Ito talaga yung ginamit ko before. And ito yung ginamit ko ulit ngayon. So, ginamit ko talaga siya sa body kasi gusto ko siyang gamitin as whitening, ganun. Kasi nga, dahil medyo umitim ako dahil sa kakaswimming, ganun. Kasi nakapag-swimming kami last year and this year din. So, ayun. Alam niyo naman, sobrang init dito sa Pilipinas. So, malaki yung tendency na umitim ka talaga once na nag-swimming ka. Kahit na naglagay ka ng mga sunblock. But bago ko siya ginamit sa my body ko, is meron muna akong ginamit na isang soap, which is hindi naman talaga siya pang body, pero whitening din naman siya. At nasasayangan kasi ako, kaya ginamit ko din siya sa body ko. But parang yun, dun nagsimula yung pagkakaroon ko ng katikati. So, ano siya, parang anti-acne soap. Ano siya, hindi siya totally rejuve na soap, but may halo siyang ganun, which is ano lang siya, yung parang mild na hydrating, chuchu, ganun. So, sa face ko talaga siya ginagamit. Effective siya nung una, but hindi ko na nagustuhan kasi parang the more na ginagamit ko siya, parang naminipis yung face ko and sobrang, parang mahapde yung ditong part, and parang hindi na siya maganda for me. So, nasasayangan ako kasi may natira pang kalahati. Kaya ngayon, yung kalahati na yun is ginamit ko sa katawan ko. But, nagkaroon naman ako ng katikate. And, ayun nga, sabi ko, ubusin ko muna yun bago ko gamitin itong Coco Berry. But, hindi ko na siya naubos. Ginamit ko na siya sa face ko, and hindi na talaga siya maganda. So, hindi na siya maganda sa katawan ko, and hindi pa siya maganda sa face ko. Kaya, hindi ko na siya ginagamit hanggang ngayon. So, ngayon, nag-switch ako dito sa may Coco Berry. But, parang mas lumala tuloy kasi yung Coco Berry is medyo parang merong konti siyang kojic na soap. So, ayun, parang hindi healthy kung gagamit ka ng ganun once na meron kang katikate sa katawan. So, kailangan pag nagkaroon ka ng mga katikate sa katawan is gagamit ka ng mild na soap. So, yung katikate na sinasabi ko is yung ganito. Ayan. Ringworm daw yung tawag dyan. In English, pero alam ko sa Tagalog is bone. So, nakakahiyaman at hindi ko man din matanggal sa sarili ko but nagkaroon ako ng ganyan, and hindi ko alam kung saan ko siya nakuha. So, nag-search na lang ako kung paano siya mawawala, and ilan weeks na rin niya. Siguro magwa 1 month or magta 3 weeks, ganun pa lang sa body ko. So, ayan, iba-iba yung mga tinatry ko na nilalagay, and buti na lang, hindi na siya yung ganun na sobrang kate kasi may mga ibang mga nilalagay ako. So, ayun, nag-stop din ako kasi parang hindi rin maganda kung gagamit ako nito. Kasi ginamit ko nga siya and parang medyo lumalala siya, kaya in-stop ko to sa body. So, ngayon, sa face ko talaga siya ginamit. And, ipapakita ko sa inyo yung aking face. Kaya lang, yung face ko ngayon is my makeup. So, bigyan ko kayo ng closer look sa my face ko. Ayan. So, pawis yung iba dyan, mga sis. Wait lang. Pupunas ako. So, may makeup ako ngayon kasi may pinuntahan kami kanina na kainan. Kaya, kailangan syempre mag-cover up yung mga chismis sa mukha. So, ayan.
Ayan yung face ko. May makeup pa siya. May konti pa siyang foundation. And makikita nyo naman na meron pa akong mga bumps dito. And inaamin ko naman na simula umuwi ako ng Pilipinas is nagkaroon naman ako ng maraming mga bumps sa mukha. And nagkakaroon ako ng mga pimples-pimples. Lalo na pag kayo magkakaroon ka, alam nyo naman, ng time of the month, ganun. So ngayon, dahil may makeup ako, so hindi ko maipapakita sa inyo yung tunay na skin ng face ko ngayon. Skin ng face ko. Tama ba yung mga term ko? So hindi nyo makikita yung tunay na skin ko dito sa part na to. Kaya magtatanggal ako ng makeup. So, punan tayo ng bulak. And then, gamit ako ng makeup remover. Ito pa rin yung galing sa May Macau. So, meron pa rin naman siya. Kasi hindi naman ako araw-araw nagme-makeup dito. Sa Pilipinas. Kaya, tanggalin natin siya. So, light makeup lang naman yung meron ako. Foundation lang. Yung liquid foundation and yung powder. Yeah. Kasi syempre, pagka umaalis, kailangan kahit pa paano ko-cover up natin yan. Kasi nakakahiya. And nagkaroon talaga ako ng breakouts. Ayan, kitang-kita niya naman, diba? Ang laki-laki niya. And ang dami niya talaga, lalo na yung sa noo. So, naiinis ako. And isang gabi is naiiyak pa ako dahil nga nagkakaroon na naman ako ganito. Alam niya naman siguro yung trauma pagka yung nanggaling ka na nga sa ganito tapos napunta ka na sa medyo makinis na skin tapos parang babalik ka na naman sa ganito. So sobrang nakakababa ng self-confidence kaya parang iiyak ako ng isang gabi. Ang OA man pero totoo kasi masyado akong conscious sa aking face. Sa buong katawan ko din, ganun. So, ayan yung face ko talaga pagka walang makeup. O, diba? Hindi na siya ala. Ang dami niya talaga, sis. So, ayan. Nung isang gabi is parang mas malalaki ng konti yung nandito. Siguro dahil nung gabi na yon ay parang yun na siguro yung pag-start nung pag-memens ko. Kasi kinabukasan, nagkaroon ako, ganun. Kaya nagkaroon din ako ng breakout. So, feeling ko, akala ko kasi, baka dahil ka ako sa soap. Kasi, 1 week na since nung ginamit ko yung soap na to. And yun lang naman yung ginagamit ko na soap. Wala akong ibang ginagamit. And nag-apply lang naman ako ng serum and makeup pagka-aalis. Ganun. So, feeling ko baka ako dahil sa may soap na to. Baka hindi ako hiyang. But, 1 week ko pa lang naman siya nagamit. And nagka-breakouts ako. Pero naisip ko, dahil nagkaroon ako kahapon, baka dahil lang doon sa menstruation and hindi siya dahil sa may soap. So, titingnan ko muna. Kaya, ayan, papakita ko muna sa inyo yung face ko. Ayan, talagang ang dami niya. As in, sis, hindi mo talaga gustuhin lumabas ng ganito yung itsura mo. Lalo na kung may pupuntahan kang mga handaan or punta ka ng mall, tapos ganyan. My God. So, ayan, basahin ko lang na mabilisan yung nakalagay dito sa may lalagyan nila. Hindi ko alam kung anong tawag sa lalagyan na to. Pero hindi naman siya karton kasi nakita nyo naman na plastic. So, nakalagay is Jenna Essence Coca Berry Body Soap Restore, Renew, and Refresh. So, yung ingredients is marami siya. Hindi ko na siya isasama. And direction, use daily as bath soap. Lather, soap with water, and massage all over your body. So, mas recommended talaga siya na gamitin sa buong katawan. But, ayun nga. Hindi ko na siya ginagamit sa katawan ngayon. Sa face na lang. And rinse thoroughly. Not recommended for children under 3 years old. So, wag nyo munang paggamitin ng mga ganun. And for me, para sa akin, pinagalog ko lang din. Para sa akin is, hindi din maganda kung mga bandang grade 6 na. Tapos gagamit agad ng beauty. So, for me, mas okay kung yung mga mild soap na lang muna yung paggamit natin sa mga bata. Para hindi din agad na numipis yung mga skin nila. And storage condition is store at room temperature, avoid direct heat or sunlight. And manufactured for and distributed by Jenna Essence, made in Philippines.
And manufacturing date niya is July 2020. And 2 years siya bago ma-expire. So, sa July 2022, is expired na siya. And for the price of this one pala is 40 pesos. So, sa may Shopee is 40 pesos to. Makikita niyo naman doon, once na sinerge niyo, meron na doon lalabas. 40 pesos ang isa niya. And dito kasi sa amin, is meron din nabibilan dito na 40 pesos din yung price niya. So, dito na lang kami bumibili and hindi ko pa na-try bumili sa may mismo Shopee. So, dito pa lang sa may malapit sa amin. And same lang din naman kasi yung price niya. And, nung una kasi nagustuhan ko siya. So, parang 5 na yata yung 5 yung bar soap na nabili ko, which is yung dalawa na naubos na agad. Tapos, umorder kami ng yung isang ganito. Ayan. So, bali naghati-hati lang kami, ganun. So, tagtatatlo kami. Dahil 10 yung laman nun, tagtatatlo kami. Tapos, yung isa, binigay namin dun sa may bumili. Kaya, ayan, ganyan yung lalagyan niya. And, isa na lang natira dito. So, dalawa na lang yung meron ako and yung isang nasa CR. Ba't ang gumagamit na lang is yung aking boyfriend. And, oo nga pala, ako, ginagamit ko yung pala siya sa face ko. And, pag bumili pala kayo nung ganito is, alam ko, 300 pesos siya and 10 pieces na siya. So, parang pumapatak ng 30 na lang yung isa pagka yung maramihan yung binili nyo. Pero, kung gusto nyo palang naman itry yung soap na to, is mas nire-recommend ko yung ganito. Dahil, mas convenient kung isa lang muna yung gagamitin nyo. Huwag muna kayong bumili ng madami kasi baka mamaya magkaroon kayo ng mga allergies or mga katikate sa katawan and masasayang lang yung soap. So, ito naman yung advantage na nagustuhan ko dito sa may... yung advantage ng soap na to, yung mga nagustuhan ko sa may soap na to is unang-una nakakaputi siya ng face and pangalawa is hindi siya nagbabalat. Yung kamukha ng ibang mga soap kasi na whitening soap is magbabalat yung face mo. And ayoko kasi yung nagbabalat na ganun kasi mahilig akong maglagay ng Johnson's Baby Powder sa face ko kahit yung nasa bahay lang ganun. And mapangit kasi pagka yung nagbabalat and nilagyan mo ng powder, is kita talaga yung pagbabalat na puti-puting ganun. So, ayoko nun. And then, yun lang yung mga nagustuhan ko. And also, yung smell niya and affordable nga itong Coco Berry. So, yung sa may hindi ko naman nagustuhan dito sa may soap na to, is hindi ko pa masasabi, pero parang 50-50 ako dahil nagka-breakouts ako. So, halatang-halata naman nagkaroon ako ng breakouts. Kasi kung hindi naman breakouts yan, is dapat hindi siya kakalat sa buong face ko but kumalat siya and ayun tinan nyo ang laki-laki pa ton isa and papakita ko sa inyo yung video ng isang araw na parang naggrabe yung itsura ng aking mga giyawat. Papakita ko sa insert ko na lang dito. And add ko lang din pala, pag gumagamit kasi tayo ng isang product pag nagkaroon tayo ng pimples is okay lang siya. Dahil parang normal lang siya kasi ibig sabihin na may effect or parang na-adapt na nung skin natin yung product and mawawala din yun suddenly. But kung magkakaroon ka ng pimples and yung kalat-kalat siya, yung breakouts na natin natawag, is ibig sabihin nun hindi na healthy sa may face natin. But in my case, is 50-50 pa dahil baka dahil nga sa may soap na to or yung 50% is baka dahil sa nagkaroon ako ng menstruation kaya ako nagkaroon ng breakouts. So that's it for this video and mag-update na lang ako sa susunod kung meron man mangyaring pagbabago or kahit ano man sa may face ko and pag may time ako mag-update ako. So I'll see you next time and I hope you like this video. Don't forget to click subscribe on my YouTube channel and if you have any questions, please comment down below and sasagutin kayo as much as hindi ako busy. And thank you so much for watching this video. Bye!